Maging si Carl Tamayo, naghalimaw nga rin sa kanilang laro laban sa team ng Sonos Sky Gunners at meron siyang 21 points 9 rebounds na may kasama pang 4 assists. Sa play nga na ito, isang magandang buzzer beater mid-range ang kanyang nagawa. Papaubos na ang shot clock. Sakto ang pagbitaw ni Carl Tamayo bago pa nga naubos ang oras. Pasok ang kanyang tira. Maging sa assist, 4 ang nagawa ni Tamayo at dito nakita niya ang nagkat nilang import. Bigay ng isang malinis at mabilis na bounce pass. Kaya naman ang resulta ay isang magandang opensa plus 2 points para sa team ng LG Sakers. Isang alley play ang nagawa ni Carl Tamayo at ng import sa play na ito. Lusot si Tamayo sa depensa ng kalaban. Nakita ang open lane. May buwelo. Sakto ang pagkuha ng bola sa ere. Nakumpleto ang alley play. Maganda talaga ang naging laro ni Carl Tamayo laban sa team ng Sonos Sky Gunners. Isa siya sa nakatulong para makuha nila ang panalo sa game na ito. Dito naman halos triple team na nga ang ginawa laban dito kay Carl Tamayo, pero Carl Tamayo gumamit ng pwersa. Lusot sa depensa para sa isang inside play. Pasok ang kanyang tira. Tawanan naman ang mga commentators ng laro sa eksenang ito. Carl Tamayo nakakuha ng steal pero import ng kalaban. Gusto pa yatang isuplex itong si Carl Tamayo. Isang wrestling move ang gagamitin sa larong basketball, kaya naman nagtawanan ang dalawang commentators ng laro dahil sa eksenang ito. Gustong kumoste ni Carl Tamayo, papalapit na siya sa basket pero kanyang kakampi nakita ang open lane at nagkat ito. Tamayo naman pasa kaagad ang bola. Isang magandang opensa naman ang nagawa ng LG Sakers sa play na ito. Tamayo nag-aabang sa corner 3. Nakita siya ng kanyang kakampi, pasa ang bola, bitaw ng 3 si Tamayo, pasok para sa team ng LG Sakers. Ito naman ang pinakamagandang laro ni Carl Tamayo sa kasalukuyang season ng KBL. Nakaabang lamang si Carl Tamayo sa loob ng paint at sakto naman na napunta sa kanya ang bola. Kaya naman easy basket ang nagawa sa loob ng paint. Hinayaan na lamang ng LG Sakers ang kalaban sa play na ito. Sigurado na ang kanilang panalo. Final score ng laro 78-86. Panalo ang LG Sakers sa game na ito. Carl Tamayo ang best player. Halos double-double nga rin ang nagawa laban sa team ng Sonos Sky Gunners. Hindi lamang sa gilas, nagpapakitang gilas ang mga Pinoy players natin at maging sa kanilang team overseas ay ipinapakita nila ang kanilang magandang laro. Ang isa na namang halimaw na performance ang nagawa ni Kay Soto laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya at nagpakita na naman ito ng mga plays na nagpabilib nga rin sa mga basketball fans na nanonood sa laro ni Kay Soto. Una na dito yung clutch na tira ni Kay sa 3-point area, nagbigay buhay sa Kushigaya Alpha's team. Halos 30 seconds na lamang natitira sa oras, Kay Soto bumitaw ng isang press, pumasok, baba sa 2 points ang lamang ng kalaban. Dito naman nakakuha si Kay Soto ng magandang pwesto, mas malalim at mas malapit sa ring, sabay bigay ng mataas na pasa ang kanyang kakampi. Kaya naman Kay Soto, isang two-handed slam ang kanyang nagawa. Umarangkada ang opensa ni Kay sa last quarter at talagang ipinakita niya ang kanyang lakas sa laro. Dito naman natapik ni Kay Soto ang bola pabounce sa board, tapos kinuha niya ang rebound, saka naman dinakdak ang bola pa reverse pa nga. Naging madiskarte ang 7-3 player natin sa play na ito at ipinakita niya ang kanyang dominance sa loob ng paint. Naging problema nga lang talaga ng Kushigaya Alphas ang isang import ng Fighting Eagles Nagoya. Talagang mainit ang kanyang opensa sa kahit na anong area ng basketball court, 3-point area, mid-range, at maging yung penetration niya papunta sa basket ay nakakalusot nga rin. Kitang-kita yung pagiging isang NBA player ng manlalarong ito. Kay Soto ay pinakita ang kanyang mid-range at hindi nga rin nagpahuli si Kai laban sa import ng kalabang team. Hindi kaanong gumawa ng score si Kai sa mga early quarters ng laro, pero sa end quarter ay dito na naging dire-diretso ang opensa ni Kai. Palitan sila ni Aaron Henry sa pagpuntos para sa kanilang team. Alley-oop play ang nagawa ni Kay Soto at LG Peak. Sa eksenang ito, dumulas pa nga sa kamay ni Kai ang bola pero pumasok pa rin ito sa ring plus 2 points para sa team ng Kushigaya Alphas. Maganda naman ang naging laro ng Kushigaya. Kaya nilang manalo, pero yung tira talaga ni Aaron Henry, kahit talagang mukhang magmimintis na dahil sa hirap ng tira, ay pumapasok pa rin talaga. Masasabi natin na mas maswerte ng konti ang import ng Fighting Eagles Nagoya. Maganda naman ang nagawa ni Kai sa play na ito. Sakto ang pagpasok ni Kai, papalapit sa basket, mataas ang pasa, kaya ang resulta swabing opensa para sa team ng Kushigaya Alphas. Inside play, nakipagsiksikan si Kai sa loob ng paint laban sa dalawang defender. Ang resulta, isang counted play para dito kay Kai Soto at nakumpleto pa nga ni Kai ang 3-point play. Nagawa niyang maipasok ang kanyang free throw. Maghaharap na naman ang Kushigaya Alphas at ang team ng Fighting Eagles Nagoya ngayong araw para sa kanilang back-to-back games at magiging isang dikdikan na naman na laban ang game na ito. Halos parehasan at kahit sinong team ay pwedeng manalo sa laro ngayong araw.